Mid-2020, sobrang nauso ang mga halaman dahil po yun sa pandemic na naganap, dahil po may virus na kumalat na tinitira at sinisira primarily yung respiratory system natin. At may konting studies at research na naglabas ng resulta na nakakatulong daw makalinis ng hangin yung mga halaman, kaya tinawag din po siya na plant-demic. Dahil sa studies at research na yon, talaga naman nagbilihan ng nakakarami or majority ng mga tao ng iba't ibang halaman para mailagay sa mga bahay nila. Dahil sa biglaang pagtaas ng demand at kakulangan na rin ng supply ng mga halaman, biglang nagtaasan ang presyo ng halos lahat ng halaman. May ibang halaman noon na nasa 50 pesos lang, pero nung nag-pandemic, yung 50 pesos na yon tumaas ng halos 10 times ng current price na from 50 pesos naging 500 pesos. Yung iba naman from 500 pesos naging 3,000 pesos. Pero matapos ang peak ng pandemic, late 2021 hanggang ngayon, mid-2022, kumunti na lang ang bumibili ng mga halaman. Dahil nga nag-stock ng sobrang daming supply ang mga garden shop at ibang seller, sabay kumunti naman ang demand, sobrang bumaba ang presyo ng mga halaman. Mas mababa pa dun sa presyo nila bago pa man mag-pandemic. Dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa ng mga halaman na biglang tumaas ang presyo pero mabibili nyo na po ngayon ng sobrang mura. Yung iba, halos barya na lang ang halaga. Simulan natin sa Monstera adansonii. Kilala ang Monstera adansonii sa kakaibang itsura ng dahon nito, butas-butas o sagana sa fenestration. Isa rin siya sa mga Monstera na sobrang bilis tumubo at paramihin. Bago mag-pandemic, makakabili kayo ng adansonii ng nasa 200 to 300 pesos. Malaki at lush na yon. Tumaas ang presyo niya ng 500 pesos, nasa 2 hanggang 3 dahon lang yun. Kumbaga parang cuttings lang na bagong propagate. May iba pang nagbebenta na 1,000 to 2,000 pesos, yun po yung mga lush or yung malaki na. At hindi yun yung variegated adansonii yung pinag-uusapan natin dito, ha. Normal na adansonii lang po ito. Ngayon naman, mabibili nyo na po yung Monstera adansonii sa halagang 150 to 250 pesos. Malago na po siya or lush na. Mas mababa kumpara sa unang presyo niya bago mag-pandemic. Sunod naman na halaman sa listahan natin ay isa sa mga pinakamabilis tumubo na ornamental plants, ang Coleus plant or mas kilala sa tawag na Mayana. Nakilala ang Coleus o Mayana sa ganda ng patterns ng mga dahon nito. Kulang-kulang 400 varieties ang meron ang Mayana. Sobrang daming klase at itsura ng dahon ang pwede mong pagpilian. Mas komplikadong pattern sa dahon, mas mabagal tumubo. Sila po yung rare or avatar Mayana na tinatawag. Bago mag-pandemic, hindi masyadong kilala ang mga Mayana. Konti lang ang demand, kumbaga. Mabibili nyo lang po sila dati sa halagang 50 to 100 pesos, common to rare. Nung nauso po sila noong early 2021, pumalo ang presyo nila mula 100 pesos hanggang 500 pesos. Pero may ibang Mayana na natili sa presyong 50 pesos, lalo na po yung mga common. Pero yung mga sobrang rare, tulad nga nung avatar Mayana, 300 to 500 pesos po yung naging presyo nila. Pero matapos po na mag-settle down yung hype or kasikatan ng Mayana, pumagsak po yung presyo nila hanggang sa 30, 20, or 10 pesos yung minsan or yung ibang Mayana na binebenta. Yung ibang owner ng Mayana, pinapamigay nilang yung halaman nila. Yung ibang seller naman, ginagawang freebie yung mga Mayana sa ibang halaman na binebenta nila. Pangatlong halaman na isa po sa mga pinakasikat na halaman ng mga plantito at plantita. Hindi kayo ganap na plantita kung wala ka pa nito sa bahay mo. Ito po yung Monstera Deliciosa. Kahit isa sa mga pinakamabagal tumubong halaman sa family ng Ariaceae at variant ng Monstera, isa pa rin po siya sa pinakasikat na halaman para sa mga collector. Bago mag-pandemic, makakabili po kayo ng Deliciosa around 500 pesos to 1,000 pesos. Depende po yon sa laki. May mga nagbebenta naman dati ng 300 pesos pero sobrang liit pa po nun. Simula at kalagitnaan ng pandemic, sumabog ang presyo niya sa 1,000 pesos para sa mga maliliit at 5,000 pesos naman para sa mga malalaki. Kahit konti pa lang yung mga dahon. Isa ang Deliciosa sa mga nagpayaman dun sa mga nagbenta nito noong pandemic. Yung mga collector na mayroon na talaga silang Deliciosa bago pa man mauso ang mga halaman, imagine niyo, nabili nyo lang ng around 500 pesos tas mabebenta nyo ng 5,000 pesos, diba? Pero tulad ng ibang halaman sa listahan natin, bumagsak na rin po ang presyo ng Deliciosa. Ngayon, makakabili na lang po kayo ng 250 pesos to 300 pesos para po sa single na puno. At 450 pesos to 500 pesos naman para sa mga double or minsan triple pa na puno ng Deliciosa.
Philodendron burkins yung pang-apat sa listahan natin. Isa sa mga paboritong halaman ng mga millennials na plant parents. Halos nabaliw yung kalahatan dito nung lumabas to sa market, kasama po ako doon. Halos walang nagbebenta ng burkins bago mag-pandemic, so hindi natin alam kung magkano yung price nila dati. Dahil hybrid na halaman po ito, tapos ginawa lang po ito ng tao sa lab, ito po ay hindi natatagpuan sa kagubatan or sa wild. Isa sa mga defining feature ng a burkin or burkins ay yung white stripes na variegation niya sa dahon. Kapag bagong dahon, punong-puno po siya ng white variegation. Pero kapag matured leaf na, meaning medyo matanda na yung dahon, unti-unti na po siyang nag-revert dun sa original na itsura ng dahon niya, yung green lang. Nung nilabas po ito sa market ng late 2020s, makakabili po kayo ng halaman na to sa halagang 2,000 to 3,000 pesos. Depende po yun sa laki at dami ng dahon. Sobrang pahirapan pa dahil sobrang konti nga lang ng nagbebenta. Pero ngayon, halos lahat po ng garden shops ay nagbebenta na nito sa halagang 150 to 450 pesos, depende po sa laki at dami ng puno, magkakaroon na po kayo ng philodendron burkins nyo. Panghuli sa listahan natin na isa sa mga pinakasikat at pinakamahal hanggang ngayon na philodendron. Yun po yung triple P or PPP or yung philodendron pink princess. Sobrang ganda ng halaman na to. Ito na siguro yung pinakamagandang halaman sa listahan natin ngayon. Kulay dark green na halos maroon na minsan yung dahon niya, sabay merong pink splashes ng variegation. Nauna lang ng konti yung pagsikat nito kaysa sa burkin. Unang sumikat to, mabibili nyo po siya sa halagang 3,000 to 5,000 pesos. Yun po ay sobrang liit na halaman pa lang. Yung iba binebenta pa ng 10,000 hanggang 15,000 pesos dahil sobrang ganda na yung state ng halaman, tapos maayos na yung variegation. Bakit po sobrang mahal ng triple P? Sobrang bagal po kasing tumubo ng pink princess. Isa pa, sobrang hirap paramihin at pagandahin ng pink variegation niya. Kailangan tamang-tama lang yung natatanggap na sunlight. Kapag sumobra kasi, pwede pong masunog yung mga dahon niya. Kapag kulang naman, mawawala po yung variegation or mababawasan yung variegation. Ngayon, medyo mahal pa rin naman siya sa binibenta or binibenta sa garden shops. Pero hindi na po sing mahal ng 3,000 to 5,000 pesos. Makakabili po kayo ng triple P or yung pink princess ng around 1,000 to 1,500 pesos para po sa maliit. 2,000 to 3,000 pesos naman para sa mga malalaki or yung lush na at maayos na yung variegation. May mabibili rin po kayo na 500 to 800 pesos na pink princess, pero sobrang liit pa po noon at halos walang variegation. Yun po yung limang halaman na sobrang mahal nung simula at kalagitnaan ng pandemic. Marami pa po yan. Kung meron po kayong alam, pa-comment na lang po dyan sa comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po itong gantong klase ng video or kung gusto nyo pa po ng part 2, pa-like, share, and subscribe na lamang po. Maraming salamat po. Si EJ po ulit. Have a great day.